Hey guys, welcome back to our video and today's episode, okay? So it's a continuation, ito po yung karugtong, okay? So karugtong po ito sa ginagawa nating pag-reset ng ating Apple ID, okay? So in this video, ituturo po natin kung paano po ang pag-reset ng ating Apple ID, okay? So ngayon po, we will go to our browser, okay? So, pupunta po tayo sa ating browser para po doon po tayo mag-reset ng ating Apple ID, okay? So, right here, we have our Safari, okay? So, pupunta po tayo dito sa ating lakihan natin para makita natin yung buong website, okay? So ngayon po ito type po natin dito, okay? Reset appleid.com. Okay? Ito po yung ito type natin sa ating browser. Okay, oh my god. What's happening, my friend? Okay? So dito po Google muna tayo. google.com. Here we go. And Apple ID. Reset Apple ID. There we have it. Okay? So forget natin yung ating Apple ID, okay? What's happening, my friend? Okay, ito po. Maghanap man tayo. Wait, that reset appleid.com. Di siya na. Ba't di siya lumalabas? Reset appleid.com. God, oh my god, oh my god. Heto na lang, okay? There you have it. So ito po yun, guys. So heto na po tayo sa ating website, okay? So it's a website from the Apple, okay? So ito type po natin yung ating exact email address. So in my previous video, so mayroon po tayong hint doon, okay? So kung mayroon po tayong hint, dapat alam natin yung ating email address. Say for example, in my case, okay, ito po yung aking Apple ID. Ano is ito, Merida, okay? 2016@gmail.com. Here we go. So ito po yun, guys. So ito type natin. Heto nga pala, kapag yung account mo is hindi siya Apple ID, ito po yung lalabas, guys. This Apple ID is not valid or not supported. So meaning dyan is hindi siya Apple account, okay? So ito po, ito type natin, okay? Yan po, itry natin yung ibang account natin kasi I have a lots of a account, okay? So ito po yun, guys. Select what information you want to reset, okay? I need to reset my password, okay? Ito po yung kailangan natin kasi i-reset natin yung ating password, okay? In my second option, I need to reset my security questions, okay? So, pag nag-create po tayo ng ating Apple ID, mayroon po yung tatlong bagay or tatlong security questions, okay? Dapat po nating tandaan yan, okay? Yung security questions, kaya kasi po yan po ay lalabas kapag nag-reset po tayo, okay? So what I need here, so what I want to show to our viewers right here, right there, okay? So we need to reset the password, okay? So i-click po natin yung continue and then we will input our birthday, okay? So ito po yung birthday ko, okay? So
Yan po. Then continue. So yan po. Dalawa po yung option natin. It's either get an email. So kapag nag-click po tayo sa ating continue, ito po ay pupunta sa email address. So dapat alam din po natin yung ating email address para po doon po siya pupunta yung code na isi-send from Apple. Okay? So dalawa po itong option, guys. Pwede po tayong pumunta din sa answer security questions. Okay? So ito po yun, guys. Pag nag-click po tayo dyan, doon po lalabas yung ating mga security questions nung nag-create po tayo ng ating Apple ID. Okay? So sana po, guys, maintindihan nyo. And guys, I do hope na kung mabilis lang po nating tutorial is just comment down below para po malaman natin sa susunod nating episode or sa susunod nating video is para po kung ano po pong gagawin natin para po maging successful po tayo. Okay? So get an email. Okay? So pupunta po yan sa ating email address. So just hit continue. Okay? So yan po, guys. Password reset email sent. Okay? So pupunta po yan sa email address na pinoprovide natin. Okay? So kailangan po natin i-open yung ating email address. Okay? Just hit done. So yan po ang first option kapag nag-reset po tayo. Okay? Second option, halimbawa po hindi po natin alam or we encounter a problem. Say for example, yung activation lock. Kapag hindi po natin alam yon, yung ating password, guys, ito po yung pinaka-the best. Sa lahat ng mga viewers po natin dyan, sa lahat ng mga nanonood sa video ito, guys, the best option po, guys, kapag nagka-encounter po tayo ng activation lock is yung resibo. Okay? Proof of purchase. Okay? Yan po ang kinakailangan sa Apple para po kahit nakalimutan nyo ang email address, nakalimutan nyo yung password, yung passcode, lahat, guys, nakalimutan nyo. Everything nakalimutan nyo. Pero yung resibo nandyan, guys, i-entertainin tayo ng Apple kasi nga po mayroon tayong proof of purchase. But reminders, guys, to our viewers right there na kailangan po yung resibo is clear, crystal clear. Okay? So dapat po naka-indicate po dyan yung date of purchase, yung store na binilhan nyo, and then as well as their website. Okay? So dapat po, guys, mayroon pong address, exact address para po ma-determine sa Apple kung yan po ba talaga yung unit, and then yung serial number or IMEI. So yan po, guys, yung napaka-importanteng bagay po na naka-indicate sa resibo. So guys, so maybe that's all for today, and I do hope na mayroon po tayong konting bagay lang po na natutunan. Or sayang naman kasi kapag nanonood tayo sa videos, kahit konting bagay natutunan sa ating video nito or sa episode na to, na it's been more than 10 minutes. Or sa mga nanonood or nakikinig sa mga viewers natin dyan, salamat po nga po pala. Kasi nga po, binigyan po niyo ako ng time na manood sa ating video, and I do hope na mayroon po tayong natutunan. Okay? If you like this video, guys, please don't forget to like, share, comments, and subscribe to my channel. And guys, see you in my next video. And just leave a comment down below para po magkaalaman natin kung ano po yung gagawin natin. And of course, magtutulungan po tayo para po sa ating future. Okay? So guys, dito lang po tayo nagtatapos, and I do hope na magkita-kita po tayo sa ating next video. Salamat po, God bless, and keep safe. Bye-bye.